Ayan, ganun. Ayan siya nabalik. Ganun mo, wala na. Hindi na siya nabalik. So mga kapotpot, this is Jovan Malitik and welcome to my channel. Kung bago ka lang dito sa akin channel, please like my videos, share, subscribe, hit mo na rin yung bell button para updated ka sa mga i-upload kong videos. Bali, ang gagawin natin ngayon ay magre-repair tayo ng susian ng upuan o yung sa may U-box ng motor. Kasi nasira na yung spring, hindi na siya nabalik o pag sinusi mo siya, kailangan mo siyang isusi bago mo isara yung upuan. Then balik mo yung susi para mag-lock yung upuan. So, anong nangyari kasi naputol na yung spring, ayaw na niyang bumalik. Ibig sabihin, pag sinusi mo, hindi na siya kusang na balik yung susi. Kaya minsan pag uupo, nakabukas yung upuan, hindi nakalock. Kaya ang gagawin ko ngayon ay ire-repair ko. Papalitan ko ng spring. So, saan nanggaling yung spring ko? Yung spring ko na kukunin, eh dun sa pinagpalitan ko na susian. Bali, nagpalit ako ng susian kasi nasira yung sa main ignition. So, yung pinagpalitan ko na set, buo pa naman yung sa lock ng upuan. So, hindi ko na alam kung nasan yung susi nun. Pero, yun na lang ang kukunin ko kasi nagpalit na ako ng anti-theft na susian. So, kukunin ko ngayon yung spring niya. Then, ililipat ko ngayon doon sa gamit ko ngayong susian. So, tingnan niya guys kung paano mag-repair o magpalit ng spring para gumana na ulit. So, tara! Kailangan natin ngayong kalasin muna itong susian para ma-repair natin itong susian kasi naputol na yung spring niya. Ayaw nang bumalik. Ayaw nang mag-lock. Ayan. Ayan. Kalasin muna natin. So, ang pagkakalas niyan, mga kapot-pot, kalasin muna natin ito. Wow! Dalawang tornilyo para makalas ng pinaka susian natin. So, kalasin ko muna. Tanggal. Ito, cover pa ito. Wow! Cover. Yan. Yan.
So yun, kalas na siya. Yan, nanggalin niyo yung cover. So ito ngayon siya. Ito nasira, naputol dyan. So ito na ngayon yung susiyan natin mga kapot-pot. Bali, naka-anti-tiff ako. Wow! Yan. So ito siya. Wala na siyang spring kaya hindi siya bumabalik. Naputol na yung spring niya dito. Semi-spring yan dito. Naputol na. Kaya pag... yan, gano'n. Yan siya nabalik. Wala na, hindi na siya nabalik. Pwede siya mag-umanon o hindi na siya matatanggal. Kaso yun, pusa siya eh. So ang gagawin ko ngayon mga kapot, palitan ko ng spring dito. Mas maganda kung meron kayo na itabi o kung may mahihingi kayo o mabili kayong spring. Mas maganda kung meron kayong spare, yung mga pinaglumaan o yung iba nagpalit din ng anti-theft, kunin nyo lang yung spring. So tingnan nyo kung paano ko palitan siya, kung paano babalik sa dati. So ito mga kapot-pot yung pinaglumaan ko dati, anti-theft, kasi nasira na yun sa may ignition switch ko, kaya pinalitan ko na set ulit. Kaya meron akong spare. Ito ang yung spring na to. Ayan. Para bumalik siya ng ganun. So hindi ko na matesting kasi hindi ko na alam kung nasa yung susi niyan. So dalawa ngayon yan. So nilipat natin yung spring niya. Ito, lalagay natin dito. Wow! So tanggalin niyo paano. Mga kapot-pot, ito ang kailangan natin tools para makalas natin yung spring. Yan. Sa dalawang yan, magagawa natin yan. So, tingnan nyo kung paano. So, madali lang naman tanggalin yung clip na yan. So, kitin mo lang ng negative. Pag nakalas mo na, madali na yan. Pag napaangat mo, yun. Nakalas mo na yan, madali na yan. Angat mo lang. Yun. O, diba? Yun. Ang ating lock. Tapos, tanggal mo yung washer. May tak. Washer. Ito na yung pinaka-spring natin. Tapos sumpitin mo lang siya. Angat mo siya pa ganun. Yung kusa na siya. Yan na. So, kailangan natin spring. Mga kapot-pot, pagpasensya nyo ng aking motor. Madunis. Umulan kasi. Kaya, pagpasensya nyo na background. Ito naman mga kapot-pot, ito na yung sira nating susian. Dito naman ngayon natin kakapit. So, ganun pa rin ang proseso. So, sungkitin nyo lang ulit. Pag nakalas nyo itong lock, yun. Alasin nyo lang ulit yung lock. Tapos itong washer. Yun, kusa na tanggal yung spring kasi putol na nga siya. So ito yung spring. So ito na ngayon mga pot-pot. Ikakabit na natin yung spring na buo. Yung nakinuha natin doon sa isang susian. So tingnan mo kung paano natin kabit. Para at least may idea rin kayo. Yan. Yan. Ito muna sa likod. Yan sa may likod na itong yan. Pag may forma nyo na siya dyan. So, tapos ito ngayon yung isa. Yung lock niya.
gamit lang kayo ng long nose. Wow! Then, kutin nyo siya dyan. Yun, wow. Okay? Yan. Lagay nyo lang siya ulit doon. Yun! Pag naihulog nyo siya doon, ayos na. Nakalak na siya doon. Yan, nakalak na siya dyan. Nakalagay na rin siya doon. So, takpan nyo lang ng konti para testing nyo. Nabalik na siya. Working na ulit. So, hindi na natin yung lock. Baka makatalsik pa eh. Pagkalapin pa tayo. So, yan. Kabit nyo lang ulit yung washer, mga kapotpot. Yan. Nakabit nyo na. Yan. Sunod nyo yung clip. Dapat mag-lock siya doon. Dito. Yan, kita nyo ba? May guide yan siya din. Yun. So, doon maglalak yung clip. Wow! So, yan. Lagyan nyo yan dyan. Then, yung clip. Lakan nyo lang ng ganan. Then, gamit kayo ng long nose. Yun. So, lock na siya, mga kapotpot. So, yun na siya. Double check nyo lang. So, ayun na. Itetesting ngayon natin ang susi. Ayun na siya. Ayun na siya natin yung susi ko. Wow! So, ayun lang. Ayun. Pwede nyo ngayon siyang ibalik. So, ganun pa rin yung process. Balik nyo lang yung cover. Lagay nyo to, balik nyo. Then, turn nyo lang. So, ayun na. Working na siya.